napapaprita to na naman tayo. Sana ikaw naman. Nice day ngayong araw. Lalabas tayo at may pupuntahan tayo. Hindi maganda yung panahon dahil umaambon. At may bibilin nga tayo dito sa tindahan. Kanina hindi pa umaambon nung umalis tayo pero ngayon ay may pumapatak-patak na. Bumili nga tayo ng pizza dito at umuwi para magbihis. Hindi pa naman tayo basa pero wala kasi tayong ekstrang damit kaya magbibihis na lang muna tayo. At heto na nga ay nabutan na nga tayo ng ulan sa labas. Bibili nga lang muna tayo nitong manok bago tayo pumunta sa pupuntahan natin. Masarap o malasa talaga yung tinitinda nilang manok dito. Kaya kahit umuulan, bibili tayo niyan. Diyan talaga tayo pinapabili ni Mrs. kapag gusto niya ng manok. Nire-ready na natin yung pambayad natin, basa na nga. Dahil nga maulan, mahina lang naman yung ulan pero malalaki talaga yung pata. Kapag tumatama nga sa ulo natin, talagang ramdam natin. Malalaki talaga. Grabe yung patak, mararamdaman mo talaga. Katapos natin bumili, nandito na nga tayo. Dahil nga nabasa tayo sa ulan, magbabanlaw muna tayo. Ngayon pala ay nandito tayo sa bahay ni ate. Birthday kasi niya, nandito tayo para makikain. Normal pala sa amin na magdala ng kanya-kanyang pagkain kapag may handaan. Lalo na kapag dito sa pamilya namin. Para madagdagan yung mga kakainin namin o mapagsasaluhan. Di uso sa pamilya namin, ikaw yung may handa, ikaw lang yung magpapakain. Di nga kalayuan sa bahay ni ate. Pupunta tayo sa bahay nila mama. At meron nga tayong nakitang pansit dito kaya titikman natin. Pero hindi itong pansit yung pinunta natin. Ito kasi yung pinautos ni ate. Ito talaga yung pakay natin kaya pumunta tayo sa bahay nila mama. Pagkuha ko nga nitong juice, pumunta na rin kami kila ate. Siyempre kapag may masarap na juice, dapat meron din masarap na kinakain. Kaya kain muna tayo bago magtimpla. Inunahan na nga ni Mrs. sa pagsandok at para makakain na. Habang nagsasandok si Mrs., itong anak ko naman ay nakaupo at nakaharap na sa computer. Siyempre, hindi naman ako magpapahuli. Ako naman yung kukuha ng pagkain. Dito nga sa pamilya namin, may toka-toka kung ano yung gustong lutuin o dalhin. Nakasanayan na namin yung gantong routine, lalo na yung mga lumaki na kami at may kanya-kanya ng pamilya. Itong pansit naman ay luto ni mama. Bali, kinontak lang ako ni kuya na magluluto nga daw ng pansit si mama. At si kuya naman yung magpapaking. At si ate Dea naman yung bibili. Sabi nga sa akin ni kuya na kahit ulam na lang daw yung bilin ko. Kahit si kuya ay nasa ibang bansa, kumukontak pa rin siya dito sa Pilipinas para makapag-ambag kung ano yung mga pwedeng makain namin. At siya pa nga ang nagsabi sa akin ng mga dadali nila mama kahit wala naman siya dun sa bahay. Nag-uusap-usap talaga para maiwasan na madoble yung dadali na pagkain. Hindi namin kinukontak yung may birthday at kung ano yung handa nila. Dahil ang mahalaga lang sa amin ay makapagsama-sama kami at kung ano lang yung meron, ayon yung mga pagsasaluhan namin. Ganto kami sa pamilya namin. At ganito kami na palaking magkakapatid. Kayo, ano ba yung ginagawa nyo kapag may handaan? At paano nyo sineselebrate magkakapatid? Yung mahalagang bagay na kahit simple ay masaya pa rin. At kung kanina may dala tayong juice at ito naman yung masarap na i-partner doon. Hindi lang set, pansit, pares. Talagang masarap yan ipares sa juice na napakasarap. Papawisan na nga tayo habang kumakain. Siyempre, ganyan talaga kapag masarap yung mga kinakain. Siyempre, kapag may kasiyahan, dapat hindi mawawala yung kantahan. At siyempre, hindi rin mawawala yung cake. At ayan nga, yung ate ko na may birthday ngayong araw. At nagkakasiyahan at nagkakantahan na nga. Picture nga muna daw sila nung may birthday. At siyempre, hindi mawawala dyan yung kuya ko. At dahil nga, nasa ibang bansa siya, magbibideo call lang. Dyan nga siya nakalagay kung saan sila kumakanta. Ingat ka palagi dyan, tol. Mahal na mahal ka namin. At dahil nga, nagkakasiyahan na sila, tapos na nga kumain ng lahat. Magtitimpla na tayo ng napakasarap na juice. At wala pang ambawas yung ibang mga pagkain. Pero ito talaga yung hintay nila para makain din nila yung iba pang mga pagkain. Dahil itong ang juice natin ay masarap talaga kapag meron kang kinakain. Simple lang naman tong timplahin. Paghahaluin mo lang yung juice. At itong magpapadagdag sa pampalasa. At mas masarap din tong inumin kapag malamig. Dahil okay na nga, bigay na natin to sa kanila. Siyempre, naglagay na rin tayo na pwede nilang makain. At tinikman na rin natin yung cake. Masarap nga yung flavor na to. At itong aring pizza ay masarap kapag may hot sauce. Dahil nga naubos na yung juice kanina, magtitimpla ulit tayo ng panibago. Dahil nga nagkakasiyahan sila, sinama nila ako. Thank you.
At syempre, hindi natin makakalimutan yung kasiyahan nyo. At ito na nga yung kanina nyo pa ang hinahantay. Para magka-free tattoo kayo, kailangan yung videoan o picturean kapag kukunin nyo na itong sticker. At isend nyo sa akin na kayo nga yung nakakuha. Para may katunayan na ikaw na nga yung mananalo ng pa-free tattoo natin.